Ganto naman itsura ng kuko ko. Mukha naman siyang normal. Okay, meron kasi tayong nakitang customer dito na first time magpagawa ng nail extension. At ang naging resulta kasi ng nail extension niya is naging parang manok or patingala yung itsura ng pagkagawa sa kanya. So, napansin ko nga sa pagkagawa ng nail extension ng artist niya is kinulang banda dito sa may cuticle part. Okay. So, paano siya ayusin? Tingnan mo lang to. Meron akong nail extension ngayon. Hanggat maaari, i-refill mo lang to banda na area na to sa may cuticle part. Yan. Refillan mo lang siya ng konti. Huwag na hanggang bottom, ha? Dito lang sa bandang cuticle area na to. So, mga ilang ano lang, konti lang. So, gagayahin mo lang siya dyan. Yan, kapal niya dyan. And then, magre-refill ka lang area dito sa may gilid. Para nang sa ganun, maayos siya kapag sa side na is pantay. Tignan. Okay, eto, sa may cuticle area na part, at dito ka maglalagay. Okay, pupunan mo yan siya dyan. Ngayon, kung halimbawa na punan mo na lahat, ang mangyayari para maayos ulit yan, ha, i-drill mo ngayon from possible dito. Need mo yan bawasan. I-drill para magkaroon siya ng pantay yung itsura niya. Okay? So, madali lang to ayusin eh. Diba? Kung ipapaayos niya pa yan sa mas kabisado yung trabaho nila na mga nail technician. Para lang sa ganun, maayos pa siya. Okay? So, lagyan mo lang yan siya dito. Huwag yung masyadong makapal ha. Dapat ganito lang at least yung kapal, consistency ng kapal niya. Okay? So, kapag mapunan mo na yan, halimbawa, nag-flatten na, naayos mo na to pag-file mo dito, pag-drill. Next mo naman yung dito. So, hanggat maaari, ipantay mo lang. Yan, ganyan. Okay? Huwag yung bawas na parang sa palagay mo eh, parang titingala na naman siya, ha? Huwag yung ganun. So, hanggat maaari, maintain mo lang siya, i-file yan dito, i-buff. Yung filing, naman-mano lang. Yan. Or drill. Yan. Pantay mo lang siya pa rin siya dito.